Ilang buwan pa lang ang lumipas ng padapain ng bagyong Odette ang turismo sa isla ng Siargao. Kaya naman laking tuwa ng mga lokal doon sa muling pagdagsa ng mga turista nitong long weekend. Live mula sa General Luna sa Siargao, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Maan, marami pa rin bang mga turista dyan ngayon? Yes, Maricel, ikinatuwangan ng mga lokal dito sa Siargao na naapektuhan ng bagyong Odette yung pagbabalik ng mga turista, lalo nga nitong nagdaang Holy Week. At karamihan doon sa mga turistang nakausap natin, bagamat napansin yung pagbabago sa mga tanawin, gandang-ganda pa rin sa isla ng Siargao. Apat na buwan matapos manalasa ang bagyong Odette, unti-unti nang bumabalik ang sigla ng turismo sa Siargao. Ang pagdagsa muli ng mga turista, naramdaman nitong Holy Week. Sinulit ng mga kapatid natin ang pagbubukas muli ng ilang atraksyon gaya ng magpupungko rock pools, Maasin Weaver at ang pamosong surfing spots sa General Luna. Maganda pa rin po Siargao. Although maraming puno and mga community nasira, maganda pa rin po. Worth it puntahan, worth it pagastusan. We want to fast track yung makabawi yung Siargao by helping the yung community. Yes, exactly, for their businesses, kasi more businesses, more employment for the local, di ba? Kaya dito kami, hindi na kami dito sa mga mainstream na island. Yes. Kasi sobrang ganda pa rin kahit nasalanta sila ng bagyo. Oh, tapos yung mga tao dito sobra talagang babait talaga ng mga tao dito. Yeah. Maging ang mga dayuhan nabighani sa ganda ng isla. It's incredible how the people here are so nice and the nature is amazing. And we've expected that, like, coming after the storm, we've expected that everything would be ruined. And, like, you can see the damage, but I don't know, it's still so beautiful, the nature here. I already told all my friends and my parents to come. My parents are going to come next year, like, here. Yeah, they already planned because I said, like, it's the best place here. Like, if I can stay, I will stay here more. Come here, come to Siargao because I think it's a beautiful island. You need to see it to understand what we are feeling. Umaasa ang surf instructor na si Alan na magpapatuloy ang pagbango ng turismo sa Siargao. Totally, lahat ng locals walang pinagkakitaan, walang source of income. Tapos at the same time, may pandemic, ang daming nangyari, ang daming tragic. So ngayon, thanks to God, kasi kahit paano bumabalik na yung ating ekonomiya, lalo na sa tourism. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa 800 hanggang 1,000 ang mga resort sa isla. Pero karamihan sa mga ito, hirap pa ring makabawi mula sa hagupit ng bagyong Odette. Ang Department of Trade naglaan ng 500 milyong pisong pautang para sa mga negosyante sa Caraga region. I think they will start releasing soon. We have puhunan sa barangay. Especially for, we prioritize yung homestay, yung nasisira ng mga rooms. So we provided 20 to 50,000. Walang interest, walang collateral. Prioridad din ng LGU na maipaayos ang boardwalk at view deck sa Cloud 9 para maibalik ang surfing competition sa isla. Na-wash out kasi ang mga ito sa pananalasa ng bagyong Odette. I hope we will be able to have it this coming September. I think it would be very impossible for us to hold an international surfing competition. Maybe just ordinary surfing competition. Hindi lang ang magagandang tanawin ang dinarayo ng mga turista sa Siargao, binabalik-balikan din ang mainit na pagtanggap ng komunidad. Kaya naman feel at home at feeling lokal na rin ang mga bisita. Maricel, bagamat Monday nga ngayon at ilan sa mga turista ay nagsiuwian muna para bumalik sa kanilang mga trabaho, marami pa rin tayo nakikita mga turista rito. At kung wala ka ng questions, Maricel, ako'y magsusurf na muna. Sige, Marian, magsurf ka na muna. Maraming salamat sa iyo, Marian Enriquez.